Laman ng mga pahayagan ngayon ang tila pag-aalboroto ni Olympic boxer Yumer Felix Marcial dahil sa di umano'y kakulangan ng suporta sa kanya ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABA at ng Philippine Sports Commission o PSC. Punto ng 25-year-old pugilist, kulang ang 43,000 pesos na tinatanggap niya kada buwan para sa kanyang plane ticket, accommodation, pagkain, supplement, coaching staff, mazur at iba pa. Pero ang tanong, sino ba ang may sabi kay Marcial na ang 43,000 pesos na allowance ay gagamitin niya sa kanyang mga tinura na gastusin? Para sa kaalaman ng lahat, bawat atleta na bibiyahe para sa training at aktwal na laban ay sagot ng PSC ang pamasahe, billeting at pagkain at ang kanilang coaching staff at masahista, pasweldo rin ng PSC. Pero naputol ba ang suporta ng pamahalaan kay Marcial? Malinaw na hindi. Sa impormasyong aming nakalap, tuloy-tuloy pa rin ang natatanggap na 43,000 pesos na allowance niya sa PSC kahit siya ay nagdesisyong humiwalay sa training camp ng ABAP dahil siya ay isa na ring professional fighter. Hindi masasabing purely Olympics training ang pamamalagi ni Marcial sa Estados Unidos simula noong Oktubre dahil ang katotohanan, nandun siya sa Amerika para gampanan ang kanyang tungkulin sa MP Promotions bilang isang pro boxer. Matapos ang kanyang debut, bakit nanatili pa sa Amerika si Marcial hanggang noong Abril, imbis na bumalik sa Pilipinas para samahan ang kanyang mga kakampi sa ABAP? Malibang isipin na naghihintay siya roon ng next professional fight? Higinigiit ng kanyang kampo na tumagal sila sa US para umano sa mga quality sparmates na wala dito sa Pilipinas at Thailand. Ang problema, bakit ka makikipag-spar sa mga professional boxers sa Amerika kung ang paghahandaan mo ay Olympics na amateur boxing ang konsepto ng laban? Bukod pa yan sa katotohanan, hindi forte ng grupo ni Fred Rhodes sa wildcard ang amateur boxing. Yan mga idol, parang walang ka-sparring si Yumer ngayon. Hindi dumating yung mga ka-sparring ni Yumer ngayon, idol. Nasayang nga lang ba ang ilang buwang inilagi ni Marcial sa Amerika? Hindi tayo makakasagot niyan. Pero misteryo pa rin para sa karamihan ay ang bigla ang pagrarant ng batang boxer laban sa PSC at ABAP tungkol sa isyu ng pera at suporta. Anong suporta ba ang hinihingi ni Marcial gayong malinaw na sa pagpunta niya sa Amerika, nilisa niya ang training camp ng ABAP? Alangan namang isama sa kanya sa Amerika ang mga coaches at equipment, e may tatlo pang boxers ang Pilipinas na inihahanda para sa Olympics, kasama na rito si world champion at gold medal prospect Nesty Petesio. Kung issue naman ang pera, bakit hindi binabanggit ng grupo ni Marcial ang napabalitang $220,000 o 11 million pesos na signing bonus na natanggap niya mula sa MP Promotions? Ang halagang yan ay bukod pa sa buwang-buwang sweldo na tinatanggap niya sa PSC. Sa argumentong nasa US siya para sa Olympics, e ano itong artikulo na to na inilabas noong Disyembre na malinaw na nagsasabing may dalawang professional fights pa si Marcial bago ang Olympics sa Hulyo? Sa ginawang pagsasabay ni Marcial sa Olympic at pro boxing preparations, hindi maikukubling nag-adjust rin para sa kanya ang buong national team. Naapektuhan ang preparasyon ng lahat dahil nag-aabang sa kanyang next move ang asosasyon. Pero ang nakakalungkot sa lahat, ang sama ng timing ng pagkundina ni Marcial sa PSC at ABAP dahil para sa karamihan, hinintay na lamang niya sanang matapos ang Olympics para hindi pa na-divide ang pananaw ng ating mga atleta. Paano mo hindi sasabihin nagsisympathy shopping ito? E mismong private message sa kanya ni basketball star Thirdy Ravena ay pinost nito sa social media. Wala namang masama. Pero tila lumalabas kasi na sinuportahan ni Thirdy ang komentaryo ni Marcial laban sa PSC at ABAP. ABAP na suportado ng MVP Sports Foundation na siya rin may hawak sa PBA teams na kinapapalooban ng kanyang kapatid na si Kiefer at amang si Bong Ravena. With less than 75 days to go before the Olympics, sana hindi na lang na-involve sa ganitong kontrobersya ang ating top male fighter. Sana mas nag-focus na lang siya sa ensayo. Kung tutuusin, maswerte nga si Marcial dahil may laro o wala, tumatanggap siya ng 43,000 pesos per month habang ang ordinaryong Pilipino ay nagkakasya na sa minimum wage na 537 pesos kada araw o 11,814 pesos kada buwan.
Ang mga pro fighter sa Pilipinas ay walang sweldo o allowance at sinasabing kumikita lamang ang mga ito ng 1,000 piso kada round. Oo nga't kailangan nating suportahan ang ating mga atleta. Gastusa na mga tingin natin ay kayang maginto sa Olimpiada. Pero ang problema, third world country tayo. Wala tayong sapat na pera, wala tayong sapat na pondo. Uunahin pa ba natin yan sa kasalukuyang kinakaharap na pandemya? Yumir Felix Marcial, isa ka sa aming pag-asa para sa first Olympic gold. Pero hanggat hindi mo nakukuha yan, sana huwag mong ituring na espesyal o angat ka sa ibang mga atleta. Ikaw mismo ang tatanungin ko, ano ba ang gusto mong maging resulta ng iyong pag-iingay at tila paghimok rin sa ibang mga atleta ngayon na magtampo sa PSC at magpaduday sa kanilang mga NSA? Sa tingin mo ba, may lalabas na pondo ang baon sa utang nating pamahalaan kung patuloy kang magsasalita laban sa ahensya na mahigit 10 taong ka rin inalagaan? Sa ibang bansa, kahit mismong ang host ng darating na Olympics na Japan ay mas prioridad muna nila ngayon ang paglaban sa pandemya. Yumir, tama na ang drama. Mas marapat na magbalik ka na sa tunay na ensayo. Diba, sabi nyo nga, walang worthy sparring partner sa Thailand kaya kayo na malagi sa Amerika? Pero bakit ngayong nasa final stretch na ang Olympic preparation ay andyang ka pa rin sa Zamboanga? Yumir, hindi na sana lumaki pa ang apoy na ito kung hindi mo isinapubliko ang lahat ng iyong reklamo. Sana nakipag-usap ka na lang sa ating mga sports officials imbis na idinaan mo sa social media at sinunog ang tulay. Sa ngayon, hindi pa huli ang lahat. Huwag mo sanang hayaan na manaig ang puot sa iyong puso at tuluyan mong makalimutan ang iyong matagal nang pinaghahandaan. Yumir, kung talagang ginto ng Olympics ang prioridad mo, mas mainam siguro na bumalik ka na sa training camp ng ABAP dahil andun ang lahat ng mga kailangan mo. Andun ang mga kakampi mo. At doon, sigurado walang kung sino-sino ang magsusulsul sa'yo. Boxer ka, Yumir, hindi ka diva. Huwag mo nang paguluhin ang sitwasyon na una pa lamang ay komplikado na. At bago tayo magkalimutan, Yumir, narito ang mensahe sa'yo ni 1996 Atlanta Olympics silver medalist Onyok Velasco. Ito na lang po yan, Brad, amateur. After Olympics, doon ka na mag-focus ako. Siya ang Olympics, madali na yun. Ipagka lalo ko na nga,